pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa ating homeroom guidance. Handa ka na ba? Kung handa ka na, umupo ka na maayos at makinig sa ating video at sa ating aralin. Ang ating unang aralin sa araw na ito ay pinamagatang See How I Have Grown. Para sa ating layunin, inaasahan na ikaw bilang isang bata at mag-aaral ay matukoy mo ang mga gusto, hindi gusto, talento, interes at pangunahing karapatan bilang isang bata. Natutukoy mo rin ang mga responsibilidad mo sa bahay at sa paaralan bilang isang bata. At napakahalagahan mo ang iyong sarili. Sa ating aralin, malalaman mo rin ang mga pagbabago sa iyong sarili. Pero bago yon, tingnan muna natin ang larawan. Sabihin mo nga kung ang larawan ay iyong talento o hindi. Unang larawan, ano yung pinapakita nito? Yan ba ang iyong talento? Okay, ikaw ba ay marunong o magaling kumanta? Very good. Pag-usayan mo pa yan. Sumunod, ikaw ba ay mahilig sumayaw? Kapag ba nakarinig ka ng tugtog ay napapainda ka agad? Wow! Sumunod na larawan, ikaw ba ay mahusay, gumuhit? Kapag ba meron kang oras, ay gumuguhit ka ng gusto mo? Wow! Magaling! O ikaw naman ay magaling tumula. Marunong ka ba na mag-create ng mga tula? Kaya mo bang sabihin ito sa maraming tao? Very good! O ikaw ba ay magaling sa klase? Yan ba ay isa mong kakayahan? Ikaw ba ang nangunguna sa klase noong nakaraang pasukan nung kinder kayo? Magaling! Pagpatuloy mo lang yan ang iyong talento at kakayahan. Habang ikaw ay lumalaki, natututo ka at nakakaya mo ang iba't ibang responsibilidad sa bahay at sa paaralan. Bahagi ng iyong natututuhan ay ang kung paano ang kumilos ng maayos, mag-aral mabuti, at tumulong sa mga gawaing bahay. Kasama din sa natututuhan mo ang pag-aalala at pag-aalaga sa iyong kaibigan. At paglalaan ng oras para sa iyong pamilya. Tingnan mo ang mga larawan. Maaari kang mapatulong sa iyong mga kasama sa bahay o sa iyong magulang upang sagutin natin ang mga tanong. Okay. Ano-ano ang mga pagbabagong nangyayari sa iyong katawan noong ikaw ay simula nung sanggol pa lamang hanggang sa ngayon na ikaw ay grade 1 na? Sabihin mo nga ng pabigkas kung ano-ano ang mga ito. Halimbawa, ako ay tumangkad. Kukumpletuhin mo ang sumusunod na pangungusap. Maaari kang magpatulong sa iyong magulang o kasama sa bahay. Ngayong ako ay malaki na. Gusto kong patlang. Sabihin mo nga ang iyong sagot. Kumpletuhin ang pangungusap at sabihin mo ang iyong sagot. Sumunod,
Ngayong ako ay malaki na. Kaya kong patlang. At ang huli, ngayong ako ay malaki na. Upang mag-aral, ako ay pumupunta sa patlang. Pero ngayon, sa panahon na may pandemya tayo, tayo ay hindi muna maaaring makapunta sa ating paaralan. Kayo ay nag-aaral muna sa inyong bahay. Sa tulong ng inyong mga magulang o kasama sa bahay. Sagutin mo rin ang mga tanong. Ano ang nangyayari sa iyong katawan habang ikaw ay lumalaki? Okay. Pangalawang tanong. May napapansin ka bang pagbabago sa iyong katawan? Ano-ano ito? Sabihin mo nga. Okay, very good. At ang huli, ano ang nararamdaman mo sa pagbabagong nagaganap sa iyong sarili? Masaya ka ba o hindi? Maganda yan. Ngayon naman, para sa ating gawain dalawa, tayo ay magdedesenyo o gagawa ng inyong portfolio. Sa inyong magazine o kahit na anong available na materials dyan sa bahay, ay maaari kayong gumupit ng mga larawan ng gusto nyo ng inyong mga paboritong gawain, mga paboritong pagkain, gusto nyo mga gawain. Halimbawa, gusto nyo kumain, gusto nyo sumayaw, ang inyong mga talento na magaling kayo dito at yung mga kakayahan ninyo. Ito ay inyong gugupitin at ilalagay sa isang folder. Ididikit dito ang mga larawan na iyong nakuha. Halimbawa, ang iyong paboritong pagkain ay ang spaghetti. Paborito mong laruan ay ang maglaro ng Lego. At ang iyong kakayahan ay sumayaw. Maaari ka magdikit ng kahit na ilang o kahit na gaano kadaming mga larawan sa iyong portfolio. At ilalagay mo rito ang iyong pangalan, baitang at section. Pagkatapos nito ay iyon na babalutan sa tulong ng iyong magulang, babalutan ito ng plastic cover. At lalagyan din ng fastener sa loob. Yan ang ating portfolio. Yan ang iyong portfolio na kumakatawan sa iyong mga paboritong gawain, paboritong pagkain at iba pa. Dahil ito ang sumisimbolo sa iyong sarili, sa sarili mong kakayahan. Ngayon naman ay tingnan mo ang larawan. Sabihin mo kung ito ay tinatamasa mo o nararanasan mo. Unang larawan, ito pinapakita o nagpapakita na ikaw ay may buhay. Ikaw ay isinilang. Sumunod, ikaw ay nakakapag-aral. Sumunod na larawan, ikaw ay nakatira sa isang ligtas na bahay. At ang huli, ikaw ay nakakapaglaro. Ngayon ay sagutin mo naman ang mga tanong. Ayon sa mga larawan, ano ang mga bagay na tinatamasa mo o nararanasan mo? Sabihin mo nga. Okay. Ano ang nararamdaman mo sa mga bagay na iyong tinatamasa? Masaya ka ba? O malungkot? At ang huli, hanggang ngayon ba ay tinatamasa mo pa rin ang mga ito
O nararanasan mo pa rin ba ang mga ito? Okay, very good. Tandaan mo at isa-isip na habang lumalaki ang isang bata, natututuhan niya ang mga simpleng gawain sa bahay at gawain sa paaralan. Sa bahay, nakatutulong ka sa gawain bahay. Kaya mo na bang maghugas ng plato? O tumutulong ka ba sa mga gawain bahay? Sa edad mo na yan, kailangan o dapat ay nakakatulong ka na sa iyong gawain bahay. Mahalaga rin ang pagsunog at pagrespeto sa magulang. Ikaw ba ay sumusunod pag inutusan ka na gawin mo nga ang gawain bahay o pag pinagtuwawalis ka ay sumusunod ka ba agad? O sasabi mo, teka lang po mama, nanonood pa ako ng TV o teka lang po mama, nagsa-cellphone pa ako. Ganun ba? Mahalaga na tayo ay sumusunod agad bilang pagpapakita ng pagsunod at pagrespeto sa ating magulang o sa mga nakakatandang kasama natin sa bahay. Sa paaralan naman o sa gawain sa paaralan, mahalaga ang pag-aaral na leksyon. Mahalaga na ikaw ay nag-aaral sa ating aralin at paggawa ng takdang aralin. Hindi mo kinakalimutan na meron tayong mga gawain o takdang aralin. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang iyong mga karapatan bilang isang bata. Alam mo na ba ang iyong mga karapatan? Kung alam mo na, mahusay. Pero kung hindi pa, ngayon ay pag-aaralan natin at malalaman mo ang ilan sa mga karapatan ng isang bata. Ayan ang isang bata na nag-iisip. Ano kaya yung mga karapatan niya? Bawat bata ay may karapatan na dapat ay sundin. Ngayon ay alamin mo ang mga karapatan ng isang batang katulad mo. Ang bata ay may karapatan na mabuhay at maipanganak ng maayos. Pinagbabawal na ang isang bata ay ipa-abort o hindi isilang. Dahil ang buhay ay mahalaga. Sumunod ay karapatan na magkaroon ng disente at maayos na pamumuhay. Karapatan na makapag-aral. Inaasahan ng isang batang katulad nyo ay makapag-aral dahil ito ay isang karapatan. Karapatan nyo makapag-aral at matuto. Matuto ng inyong mga kakayahan. Karapatan na makapag-ukol ng panahon para makapaglibang o maglibang. Kayo ay may karapatan na maglaro at maglibang. At ang inyong karapatan na maging ligtas at malayo sa kapahamakan. Inaasahan na ang isang batang katulad nyo ay malayo sa karahasan at kapahamakan. Ilan lamang yan sa mga karapatan ng isang batang katulad nyo. Yan ba ay iyong tinatamasa o na nararanasan mo ba yan ngayon? Very good! Ngayon ay iguhit o sabihin mo ang puso kung naglalarawan. Ang larawan ay nagpapakita ng tungkulin ng isang bata at bituin kung karapatan ng isang bata. O bilang isa, ang bata ay nag-aaral na leksyon. Bilang dalawa, kumakain sila ng sabay-sabay. Bilang tatlo,
pinapaunlad niya ang kanyang kakayahan sa pagguhit. Bilang apat, tumutulong siya sa gawaing bahay. At bilang lima, sila ay nag-aaral. Okay, natukoy mo ba o nasabi mo ba kung alin dyan ang tungkulin at karapatan ng isang bata? Magaling! Ngayon ay natutuhan mo talaga ang ating pinag-aralan. Para sa ating huling gawain, sa tulong ng iyong magulang o kasama sa bahay, ibakat ang iyong kanang kamay, at kaliwang kamay sa malinis na bond paper. Ibabakat mo, unahin mo muna yung kaliwa, tapos babakatin mo ng lapis doon sa bond paper. Tapos kaliwa naman. Yun. Ganun pa rin ang gagawin mo. Kompletuhin mo ang pangungusap sa bawat kamay. Pagkatapos ay kulayan mo ang iyong ginawa. Diba may nakabakat na? Sa loob ng kamay na nabakat mo, meron kang kukompletuhin pangungusap. Ito ay isulat mo sa loob ng iyong ginuhit na kanang kamay ang pangungusap at kompletuhin ito. Halagay mo sa loob. Ako ay responsable dahil patlang. At sa kaliwang kamay naman, kumpletuhin ang pangungusap. Ako ay masaya dahil nalaman ko na kapag sinusunod ko ang payo ng aking mga magulang o tagapag-alaga na kumain ng masustansyang pagkain, ako ay magiging patlang. Yan ang inyong ginawa ay ilalagay ninyo sa inyong portfolio at ipapasa kay teacher. Pipicturan tapos ipasa kay teacher para malaman ko ang inyong kasagutan. At dito mo nagtatapos ang ating aralin. Sa araw na ito, maraming salamat sa iyo para sa ating pag-aaral sa aralin ito. At maraming salamat din sa iyong magulang o tagapag-alaga na gumagabay para sa ating aralin at nagtuturo sa iyo sa ating leksyon. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, paalam! Huwag kalimutang gawin ang mga gawain at ipasa sa ating Google Classroom. Ito si Teacher Diana Lynn, ang iyong guro. Maraming salamat!